yun ang pag-usapan natin. Yes. Ako si Aklas. Dati kong pangalan, Chingwa. Unang nakanta ko na sulat, 2001. Ganja title. Tapos, tumigil ako sa pag-rap. Kasi walang ma-recordan nun. Nasa Bulacan ako ng mga panahon na yun. Mga pinapakinggan ko, Death Threat dati. Death Threat Oblox, BB Clan. Siyempre, Dunggalo. Mga ganyan. Mga ganyan pinapakinggan ko dati. Tapos, napunta ako sa pagbabanda. Skate, banda, punks, emo, yan. Ganyan. Ladaanan ko lahat yan. Emo, punks, screamo, postcore, hardcore, metal. Hanggang sa 2008, ano ba nangyari? Nakilala ko si Antidota. Si AG, yan. Bumuo kami ng grupo. Pangalan ng grupo namin is Makatang Realista. Dalawa kami, duo kami. Para kaming stick figures nun. Ganun yung bagsakan namin. Siya si Looney, ako si Ron. Kasi nga, choice of word. Parang si Ron talaga lip. Kasi mga choice of word mo, iba. Ganyan, ganyan, ganyan. So, ganun. So, yun yung story ako. So, nagsimula ako 2008 talaga. Pero 2001, nakapagsulat na ako ng first song. So, nabutan ko yung old school talaga. Pero, hindi ako nakapag-rap nung panahon ng old school. Yes, nakabutan ko yan. Ayan, katulad niyan, block na yan kagad. Yung mga walang kwentang comment na wala namang ambag tas fake account, binablock agad natin yan. Mahirap mag-comment tungkol kay Badang. Hayaan na lang natin yan siya. Gigster. Oh, naabutan ko yan. Mga clan-clan noon, naabutan ko yan. I've been there. And I mean it. Yeah, umi-English eh, no? Tapos, ano ba nangyari? Mga rap contest, naabutan ko yan. Rap contest, naabutan ko yan. Sumasali kami ng rap contest noon para lang makapag-perform. Kami ni AG, kadalasan pinipili namin yung unang slot para pagtapos perform, boom, alis. Ganun kami dati ni AG. Tagal na kami magkasama ni AG, way back 2008, Makatang Realista. Nakapag-recording kami ng mga ilang track sa banyo lang namin nire-record, sa laptop lang ng tropa, sa mouthpiece, ano ba mga tawag yun? Sa mic na ano? Ano ba mouthpiece? Hindi mouthpiece yun eh. Mic na ano lang, mic na nasa headset. Ganun lang, nilalagyan lang namin ng panyo yun. Ganun lang, kami nagsimula mag-rap way back 2008. Nakapag-record kami ng mga tatlong track. Nakapag-record kami ng mga tatlong. Tapos, medyo naging busy sa buhay si AG. So, ako, tinuloy ko pa rin yung pangarap ko. So, ayun, na ano ako. Na, na-tryouts ako sa Flip Top, na-discover ako. Ayun na, dire-dire-dire-diretso na. Tapos, alam ko na yung gagawin nung pagpasok ko pa lang. Kailangan ko gumawa ng music. Isa sa mga mahirap na parte ng buhay yung identity crisis na tinatawag. Alam niyo ba yung identity crisis? Yung hindi mo alam kung ano yung gusto mong gawin sa identity mo. So ako, I choose the universe, I choose the galaxy, I choose the elements, I choose the... Alam mo na, ibang aspeto o hindi yung nakagawian na nakagawian tugtugan natin. So, pinili ko maging iba. Masakit, mahirap, marami sakripisyo, marami ako natanggap na dis, bash, o kung ano-ano, pero hindi ko sila pinansin. Nagdire-diretso lang ako. Lahat nun ng dis sa akin, lahat nun ng bash sa akin noon, nasa na sila ngayon? Wala na sila, hindi sila nag-i-exist. Ni ultimo isang music, wala silang nagawa. So, ano yung karapatan nila para i-critics ka o magbigay sila ng opinion sa'yo kung wala naman silang napatunayan sa mga sarili nila. Diba? So, yun yung story ni Aklas. Nagsimula ako talaga sa ganung pamamaraan na hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin kahit hindi na ako bumabattle sa Flip Top o kahit hindi na rin ako bumabattle sa Sunugan, sa Bahay Katay.
mas ano, mas gusto ko kasi bumaral sa labas ng bansa eh. Hindi naman sa ano, pero at the same time nakapunta ka doon at siyempre medyo okay din yung bayad. So parang bagong ex, ano, bagong paglalakbay. So ganyan. So hindi ko masasabi na ano ako old school ako. Pero hindi ko rin masasabi na new school ako. Wala ako sa parehas. Galing ako sa ano sa future school siguro. Ah, hindi, joke lang. Baka maraming magalit, magbash. Oh, hindi naman, wala akong pakialam naman sa bash na 'yan eh. Hindi naman ako tinatablan 'yan. Kumbaga, yun lang siguro 'yun. Paghirapan mo, huwag mong tigilan, isa puso mo, isa buhay mo. Ano lang, dire-diretso lang. Ganun lang. Kumbaga, wag mong hayaan controlling ka nung nasa paligid mo. Controlin mo yung sarili mo. Yung gusto mo at pagnanais mo. Diba? So, ako, pag naiisip ko nga, parang, yeah, 2001, yo! Nakasulat na ako ng kanta. Parang, it's been 19 years ago, yo! Tapos hindi ko na-release yung kanta na yun. Pero ngayon, medyo naalala ko pa rin siya. Ang kulit nun, Ganja yung title nun. Pero, parang one time natikman ko yung Ganja nun. Uso pa ng 5 piso nun dati. Oh! Kumuha agad ako ng kanta. Ganja mo, ganja niya, ganja na ang lahat. Oh yeah, ganja mo, ganja na, tara na mag-ganja. Ganon yung chorus ko dati. Yun yung unang kanta kong nagawa. Yeah, may mga ganon pa ako. Yung pangalan ko pa ng Chingwa. Tapos yun na, pagkatapos nung 7 years ako nag-stop, bumalik ako 2008 eh. 2001. Sa loob ng 7 years na yun, nag-skate ako, nag-banda ako, skate banda, aral high school. Late ako nakagraduate kasi nga, mas priority ko mag-skateboard saka mag-banda. So, ayun. Yun yung kwento ko. Tapos, naguguluhan kayo, patalon-talon yung kwento, ano, para tapusin nyo. Tapos, nakagawa kami ng ilang kanta ng makatang realista. Tapos, yung si Aklas na talaga ako, nung nahanap ko na talaga yung sarili ko, yung alam ko na kung ano yung gagawin kong style. Sabi nga ni Target sa akin dati. Galing mo nga Leap kasi. Ano kaya, may identity ka na eh. Hindi mo kaparehas ng tugtugan si Looney, hindi mo kaparehas ng tugtugan si Ron Henley, hindi mo kaparehas ng tugtugan si Smagla, sila ano. Kumbaga, meron ka na sariling style mo na gusto mo, ganyan yung gawin mo. Ganyan yung iaano mo, igagawin mo, ituturo mong style o ganyan yung paninindigan mong style. Para, alam mo yun, hindi ka just another copycat. So, ganun talaga. So, syempre narinig ko rin yung mga salita na galing sa kanila. So, nakinig din ako. Oo nga, no, tutuloy ko na lang talaga to. Ayun, tinuloy ko. Nilabas ko yung unang-unang EP ko na iba't ibang sigaw ng spasyo na merong 6 na track. Trucks. Una ko na-compose yung Taot Elemento, hindi pa naginip ng alikabok. Meron pang isang track yung yung iba't ibang sigaw ng spasyo. Yun nga. Taot Elemento. Yun. Saka Pansamantala. Tapos Panaginip ng Alikabok. Pangatlong kanta ko yung Panaginip ng Alikabok. Tapos pang-apat na kanta ko is 400 taon. Yung medyo historical rap ni Aklas na hindi sumusunod sa beat. Hindi nyo makita yung rhyme pero sobrang daming rhyme nun kasi hindi naman ako madiin eh. Mm-hmm. Tapos Sa Malayo, kasunod. Tapos yung isang collab kay Kenta Plasyon. Doon nagsimula. Tapos kinuha ko ng MDK. Ayan. Na kinuha nila ako kasi unique ako. Iba yung tugtugan ko sa nakakagawin yung tugtugan ng iba. So yun, ganun yung pinagdaanan ko, hindi kagad na naging kilala agad ako. So, ang dami kong obstacle na dinaanan, ang dami, sobra. Pero hanggang ngayon, parang hindi ko rin maintindihan sa sarili ko bakit
hindi ko pangarap sumikat. Gusto ko lang, nandyan lang ako. Gumagawa lang ako ng kanta ko, gumagawa lang ako ng art form ko. Nagtuturo lang ako, ganun lang. Mas alam ko lang din kung saan ko ilalagay yung sarili ko. Hindi ko pinilit na makipagtrastikan kila ganito. Actually, noon, wala akong kinakausap sa lahat. Si Enigma lang kinakausap ko. Wala akong, bukod sa kay Enigma, MDK, yun na kinakausap ko. Wala akong kinakausap sa lahat ng mga AMCs. Hindi ako nakikipag-usap. Lately na lang ako naging friendly. Noong mga panahon na ano, parang kailangan ko rin pala maging friendly para may iba akong connection. So, ganun. Ganun yung ano ko. So, hanggang sa yun nga, natutunan ko na mag-tour. Yun na, so, mas medyo na-addict ako sa pag-tour. Gusto ko mag-tour ng tour. Gusto ko gig araw-araw. Araw-araw gig, iba-ibang lugar, iba-ibang venue. Para sa akin kasi, ano eh, kung idol mo yung mga taga-ibang bansa, dapat nagtutour ka. Kasi, ganun ang ginagawa nila eh. Ganun yung ginagawa ng mga taga-ibang bansa eh. Nagtutour sila ng nagtutour. Diba? Iba-ibang lugar. Alam mo yun, hindi mo kailangan ano eh, hindi mo kailangan maging artist ka lang kapag may gig, kapag may rap contest lang. Maging artist ka lang pag may pa-event si ganito, pag may pa-event si ganyan. Hindi ganun nag-work ang music kung gusto mo talaga. Kailangan mo pumunta sa mga iba't ibang lugar, sa mga pinakamalayong lugar. At ako, proud ako sa sarili ko na isa ako sa mga una na nakapunta sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Yun yung hindi kayang gawin ng mga idol nyo. Dedikasyon, isa puso mo, yung pera, huwag mo masyadong isipin muna yan. Susunod na lang sa iyo yan kapag nagtagumpay ka. Kasi katan, huwag mo rin dapat anuhin yan. Kaya ako minsan, kinakato ko yung ulo ko minsan eh. Bakit dip ayaw mong sumikat? Ayaw mong gumawa ng kanta na ano, kaya mo naman eh, nakagawa ka nga ng kalaban eh, na pang-hit single eh. Nakapagulab ka nga kala Lubaron, kila Luni, kila Shanty Dope na yung bara mo doon, talagang pang-mainstream. Na kaya mo sumabay. Pero bakit ayaw mong gawin 'yon? Sumagot yung sarili ko. Alam ko kasi kung para saan ako at hindi ko rin kayang maging ganun habang buhay. Hindi naman sa ano, kumbaga, hindi ko kasi talaga, feeling ko hindi ko talaga siya linya eh. Andi talaga ako sa linya ng ginagawa ko, sa music ko talaga. Iba, alam ko sobrang ano, iba yung music ko sa inyo lahat. Pero hindi mumble rap yung kanta ko. Diba? Issue. Hindi. Joke lang, peace. Kumbaga, although, yun nga eh, buti nga, swerte ako, hindi nga ako binabash ng mga old school eh. Parang, sa akin, tugtog na ito. Kasi, hindi ko naman ano eh. Hindi naman ako parang nagpipipiling na ano eh. Ako na, sana, hindi naman eh. Parang ano lang talaga, relax ka lang, enjoy the life. Ano ba yun? Gawa ka lang. Tapos bago ka magbunga nga, or mambash, bunga ka muna. Make sure na kaya mong higitan yung binabash mo, yung accomplishment ng binabash mo. It's a small lecture for all of you that now watching my live. Yeah. Yes. Mm-hmm. Sige. Yan ang maikling kwento ng summary. Ano ba? Buod? Ng kwento ni Aklas. Yeah. Maliit na kwento yan. Yeah. Ako pala uli si Aklas. Yeah. AKA Chingwa way back 2001. It's been 19 years show. Yes. Yes, it's represent, man. Straight from Iligan City, yo. Puro hasla. Yes. Brody, come to Brody. Right now. Avengers yan eh. Yeah, I'm out. Ay, nga pala, shoutout kay Sox. Oy, Sox, bagong buhay ka na, ha? Yung pusa dyan, ha? Nakita ko, nagpo-post ko ng pusa. Huwag mo sasaktan yung pusa, ha?
Yes. I'm out. Peace.